May ulat si Jinky Batikados. Ang pagbaba ng Pangulong Rodrigo Duterte sa hagdan ng palasyo ay sumisimbolo ng pagbaba ng pinakamataas na lider ng bansa sa puwesto. Dumating ang Pangulong Duterte sa huling pagkakataon sa Malacañang upang sundin ang tradisyon na pagsalubong sa bagong Pangulo ng Bansa. Ito na ang pinal na araw sa termino ng Pangulong Duterte bilang 16th President ng Republika ng Pilipinas. Siya mismo ang tumanggap kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacañang bago pa ang inaugurasyon ng 17th President na isinagawa sa National Museum of Fine Arts sa lungsod ng Maynila. Ang pagsundo ni President-elect Bongbong Marcos kay Pangulong Duterte ay bilang pagbibigay-pugay ng incoming president sa outgoing president. Mistula pang nagulat si Pangulong Bongbong Marcos nang sa pag-akyat niya sa hagdan ay mapansin niyang nakaantabay na sa kanya ang Pangulong Duterte. Sa pagtanggap sa kanya ng outgoing president, pumirma ang bagong Pangulo ng Bansa sa guestbook kung saan ipinakita niya ang kanyang pirma bilang bagong pinuno ng Pilipinas. Saglit na nag-usap ang dalawang pangulo bago patuluyang humarap sa honor guards. Sa departure honor, binigyan ng pagpupugay ang Pangulong Duterte kasabay ng pagpapasalamat niya sa hanay ng mga sundalong nagbantay at nagbigay ng seguridad sa kanya sa loob ng 6 na taon. Pagkatapos nito, sabay na tinungo ni Marcos at Duterte ang sasakyan na naghihintay sa outgoing president na siyang magdadala sa dating Pangulo ng Pilipinas sa paliparan upang dumiretso itong uuwi sa Davao via commercial flight. Simbolo na ang dating Pangulo ay isang ordinaryong mamamayan na lamang. Ngunit habang nag-aantay ng kanyang flight, bilang ordinaryong mamamayan, sumaglit ang dating Pangulo sa isang mall upang magpalipas oras. Hindi gaya ng nakagawian, hindi na sumama pa ang Pangulo sa iisang sasakyan na may numerong 1 upang ihatid ang bagong Pangulo ng Bansa sa National Museum. Ang lahat ng mga isinagawa sa Palasyo ng Malacañang ay simbolo ng mapayapang pagsasali ng kapangyarihan at tungkulin ng punong ehekutibo. Sa pormal na pag-upo ng bagong pangulo sa kanyang opisyal na tanggapan, kasama na nito ang kanyang buong pamilya. Pinarangalan ng chief executive ng Presidential Security Group ng 21-gun salute, simbolo na handa na ang PSG na bantayan ang bagong commander-in-chief. Ang unang pag-akyat sa hagdan ng Malacañang ay tanda na narating ng Pangulong Bongbong Marcos ang tuktok ng kapangyarihan. Inaantabayan na ng lahat ang magiging reaksyon ng Pangulong Marcos sa kanyang muling pagtapak sa Malacañang na siyang naging tirahan ng halos 2 dekada dahil sa panunungkulan noon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Matapos nito, isinagawa ang panunumpa sa mga bagong miyembro ng gabinete na pinangunahan mismo ng Pangulong Bongbong Marcos at isinunod ang kauna-unahang pagpupulong sa mga itinalagang kalihim. Mahalaga ang mga simbolo upang maipakita ang demokrasya sa bansa. Ngunit mas importante na matutukan ang mga trabaho at ang mga hamong naghihintay para sa pamamahala ng bagong administrasyon. Jinky Batikados, IBC News. Nanumpa na rin sa katungkulan ang mga miyembro ng gabinete ng Administrasyong Marcos ngayong araw. Ang buong detalye sa ulat ni Camille Santillan.